Magandang hapon mga kapatid. Nawa sa ating pulong panalangin, may tuon natin ang ating mga pandinig, puso at isipan. Medyo kakaiba po ang aking presentation ngayon. Ito'y isang pagsubok lamang. Ang ating pong pag-aaralan, paksa ngayong gabi sa ating pulong panalangin, ay pinamagatan ko pong sa problema, anong dapat gawin? Sa problema, anong dapat gawin? Kadalasan, marami tayong ginagawa, paraan, kung anong ginagawa natin. Ngunit ang Biblia po magtuturo sa atin bilang Kristiyano, ano ang dapat natin gawin pagdating sa problema. Basahin natin ang ating teksto sa Jeremiah chapter 33, verse 1 to 3. Jeremiah chapter 33, verse 1 to 3. Ganito ang pagkakasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa ikalawang pagkakataon kay Jeremias habang nakakulong pa siya sa bulwagan ng bantay na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa nagumawa ng lupa, ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y ilatag. Ang Panginoon ang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo na mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan, dalangin namin na kami po inyong turuan ngayong gabi para po sa aming pong pananalangin, sa aming personal devotion, family devotion, maging sa aming pong corporate prayer meeting na sana nga po matuto kaming tumawag sa inyo ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nais kong ikwento ang aking relasyon sa aking tatay noong araw. Noon po ang tingin ko sa tatay ko ay malupit. Siya ay isang taong walang pagmamahal sa anak. Kaya ako ay tumataka sa kanya, umiiwas. Ayaw kong makipag-usap, ayaw kong lumapit sa kanya. At ayaw kong tumagal sa kanyang harapan. Subalit dumating po ang panahon na ako po ay binago ng Panginoon. Ako'y niligtas ng Panginoon. Nakita ko ang kalagayan naming mag-ama. Ako ang may problema. Ako may kasalanan. Masyado akong mapray. At dahil doon, hindi ko na nakita kung anong kabagsikan ng ama, kundi ang aking pagkukulang pagmamahal sa kanya. Kaya sinikap kong mapalapit sa kanya. At totoo naman, naging malapit kami at gusto ko na siya makausap, makapiling sa bawat sandali. Hanggang sa isang panahon, sa isang sandali, siya po ay nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Siya po ay naniwala sa aming pong tinitindigan. At totoo na siya po ay naligtas sa time na yon. At katunayan, bago siya kunin ng Panginoon, siya po ay nakapaglingkod ng ilang taon sa iglesia bilang tagapagkaloob o tagapagbigay ng Lord's Supper. Yan po ang naging relasyon ko sa aking ama. At dito naman sa ating teksto sa Jeremiah chapter 33 verse 1 to 3. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremiah sa dalawang pagkakataon. Una, noong ang bayang Israel ay pinrusahan ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi pagkilala sa kanya, sumasamba sila sa ibang Diyos, wala silang panampalataya sa Diyos. At dahil dito, ipinintulot ng Panginoon na sila ipabihag sa ibang bansa at ito ay sa Babylonia. At ito'y tumagal na napakatagal na panahon. Ngayon, si Jeremiah, dumating na naman ang salita ng Panginoon sa kanya sa time na siya po'y nakakulong. Siya'y nakabilanggo dahil sa kanyang pagpropeseya. Walang naniniwala sa kanya. Umiiyak siya. Nasa kalungkutan siya. Dumating ang salita ng Panginoon upang magbigay sa kanya ng tuwirang aral. Dahil dito, makakalaya na ang bayang Israel. Alam niyo kung minsan ipinapakita sa atin ng Diyos ang ating mabibigat na kalagayan, masayang kalagayan, upang tayo mamulat sa katotohanan na mayroong mga pagkakataon, may providensyang hindi natin kayang panghawakan, hindi natin kayang resolbahin. Wala tayong magawa kundi ang magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Now, unawa ni Jeremias ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Panginoon dumating sa kanya.
na kailangang pahalagahan ang kanyang salita, kilalanin siya bilang Panginoon, at sundin siya sa kanyang mga utos. At sa problema, ang tanong para sa atin, ano ang dapat nating gawin? Now, mayroon tatlong bagay upang gawin natin sa panahon ng problema ng ating buhay. Una, pakinggan ang salita ng Diyos. Pangalawa, sampalatayanan ang Diyos at sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya una, sa problema, ang dapat nating gawin ay makinig sa salita ng Panginoon. Imposible po na kapag tayo po ay nabibigatan, na tayo ay talagang nalulubog sa iba't ibang pasakit at problema, karamdaman na paman, hindi maaring hindi po dumating ang salita ng Panginoon na nakatago sa ating puso. Tulad kay Jeremiah, ganito ang sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 1. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa ikalawang pagkakataon kay Jeremias habang nakakulong pa siya sa bulwagan ng bantay. Mabigat ang kalagay ni Jeremiah dito, wala siyang magawa. Dumating sa kanya ang salita ng Panginoon upang siya ay igisingin. Imulat siya sa kanyang kalagayan. Ganon din sa atin, ay dapat din tayong mamulat ang salita ng Panginoon ang gumigising sa atin. Now, saan siya dapat nating pakinggan? Natural, sa kanyang mga salita. Sa kanyang salita. Wala mang audible voice o wala mang tinig tayong narinig sa ating pong pandinig, ngunit mayroon tayong tinig na narinig na nakatago sa ating puso. Ang sabi nga sa Psalms 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang salita ng Diyos na ating pong pinakinggan, ating binasa, ay nananatili po yan sa ating puso at yan ang nagsasalita sa atin kapag tayo po'y nangangailangan sa Diyos upang tayo gisingin sa ating kalagayan. Saan natin siya dapat pakinggan? Sa salita ng Panginoon. Now dito po nagpapakita na ang Diyos po natin ay Creator. Siya po ang manlilika at soberanong Diyos. Kaya hindi aksidente na ang maging kalagayan ng bayang Israel na sila po ay mabihag at sila po'y parusahan upang sila ituwid. Sila ibinigay ng Diyos sa pagkabihag sa Babylonia upang sila ay gisingin, hindi upang sila po ay i-condemn, kundi upang sila ay gisingin sa katotohanan mayroong silang kulang. Dahil sila'y nagmalaki, sila'y sumasamba sa iba't ibang Diyos at hindi sila kumikilala sa Panginoon. Natandaan natin mga kapatid, pagdating po sa problema, anong dapat natin gawin? Pakinggan ang kanyang salita na nasa ating puso. Ginigising tayo dahil mayroon tayong mga pagkukulang sa Diyos. Ikalawa, sa problema, dapat nating gawin ay, ano po, sumampalataya sa Panginoon. Ito yung panahon na dapat tayong lumapit sa Kanya, dapat tayong kumapit at manampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Jeremiah chapter 33 verse 2, ano pong sinasabi rito? Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa, ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y itatag, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Nung dumating po ang salita ng Panginoon kay Jeremiah, ito pong pangungusap kung sino ang Panginoon na dapat nilang panghawakan at dapat nilang itong pagtiwalaan. Siya po ang Panginoon, sino po ang Panginoon ito? Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang nag-anyo nito upang itatag. Siya ang Panginoon. Siya ang manlilikha. Sino ba ang Panginoon? Manlilikha. Hindi aksidente na naging kalagayan ng Israel sa panahong ito. Sila ibinigay ng Diyos sa pagkabihag upang sila gisingin na sila'y tumatalikod, nagmamalaki sa Diyos na naglikha sa kanila, nagbigay sa kanila ng buhay at nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypto. At yun din ang dapat nating malaman. Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Huwag tayong magpabaya sa Diyos kapag magandang buhay natin, nagbabaliwala tayo sa ating pagbabasa, sa ating pakikinig ng mensahe, nagpapakasaya tayo, tayo'y sumasama sa mga taong hindi mananampalataya. Kaya nga, dapat
sa panahon po ng pandemya, panahon ng ating problema, karamdaman man, ay dapat tayong sumampalataya sa Diyos. Mayroong salita ng Diyos na nakatago sa ating puso. May tinig ang Diyos sa ating konsyensya. So ikatlo, sa problema, dapat nating gawin ay ano? Sumunod sa Panginoon. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3, Jeremiah chapter 3 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyariang bagay na hindi mo nalalaman, mga kapatid. Ano pong sinasabi dito? Now, ano ang ating susundin? Natural, ang kanyang mga utos. Alam niyo yung mga utos na pag-alaga po ito sa atin sapagkat ang paghawak natin at pananatili natin sa utos at ito'y sinusunod, ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Ang nangyayari po, gaya pong sinabi sa Revelation chapter 2 verse 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Bakit po? Kadalasan ito po, iniiwan natin ang una nating pag-ibig. Sapagkat kung saan-saan tayo umiibig, hindi na sa salita ng Panginoon. Ano unang pag-ibig natin sa Diyos? Ano ba ang unang pag-ibig natin sa Diyos? Ang unang pag-ibig natin sa Diyos ay ang isagawa ang kanyang utos. Tingnan niyo ang sabi sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig o minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito po naging problema sa Israel. Tinalikuran nila ang Diyos sa kanilang unang pag-ibig na sundin ang Panginoon sa kanilang buhay upang bigyan sila ng gabay sa kanilang pamumuhay. At ito rin na nangyari sa atin, binabaliwala na natin ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, at mas higit nating sinusunod ang utos ng sanlibutan. Kaya nga naman, ito ang sabi ng Panginoon, iniwan natin ang ating unang pag-ibig, ang pagsunod sa utos ng Diyos. So, anong utos ang iniutos sa atin dito, mga kapatid, sa ating pong teksto? Una, tumawag ka sa akin. Bakit po sinabi ng Panginoon, bakit siya nag-uutos kay Jeremiah? Well, marahil siguro, dahil sa kalungkutan niya sa bilangguan, wala naman siyang ginawang kasalanan, at siya binubugbog at pinahirapan ng mga tao, pinagtatawanan ng mga tao, eh nakalimutan yung tumawag sa Panginoon. Ganon din tayo. Mas madali pa tayong humingi ng tulong sa ating kapatid na ipanalangin tayo sa ating problema, pero hindi tayo mismo ang tumatawag sa Panginoon. Dapat tayo'y tumawag sa Panginoon. Ito po yung utos sa atin. Ito yung pag-ibig natin sa Kanya. Nawawala ang pag-ibig natin sa Kanya. Utos po sa atin ng Panginoon, ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18, manalangin kayong walang patid. Yun ang utos. Manalangin ng walang patid. Bakit? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito raw ang kalooban ng Diyos sa atin. Upang tayo po'y tumibay sa ating pag-ibig sa Diyos, dapat tayong tumatawag sa Kanya. Pero ito yung kinakaligtaan natin. Ikaw mismo ang sinasabi nitong tumawag, hindi yung magpatawag ka ng ibang mga kapatid para sa iyo. Mga kapatid, hindi po sinasabing masama po ang umiling ng panalangin sa ating mga kapatid, pero ang sinasabi rito ng banal na kasalita ng mismo ng Diyos, ikaw mismo ang tumawag sa Kanya. Ikaw ang may problema. Kung saan-saan ka humingi ng tulong, kung saan-saan ka tumatawag. Now, hindi po masama ang tumawag sa Panginoon sapagkat katungkulan din ng mga kapatiran ang manalangin sa kanyang kapatid. Pero ang utos dito, ikaw mismo ang tumawag sa Kanya. Ngayon, kung tumawag na tayo sa Panginoon, tayo mismo, inilapit natin ang ating sarili at inilapit natin ang ating problema, ay doon natin gawin na humingi tayo ng tulong sa ating mga kapatid. Kadalasan, mga kapatid, kadalasan po, hindi tayo tumatawag. Bakit? Kung minsan, hindi natin magawang tumawag sa Diyos. Bakit kaya? Dahil, kadalasan nag-aalinlangan tayo. Bakit? Eh siguradong mayroon tayong pag-alinlangan dahil alam nating makasalanan tayo. Mayroon tayong ginagawang kapababayaan sa ating relasyon sa Panginoon. Kasalanan po ang pumipigil sa atin para manalangin sa Kanya ng diretso.
Ngayon, kung tayo pong mananalangin sa Diyos, tayo mismo, magpapakababa tayo sigurado. Aamin muna tayo sa ating kasalanan at magmamakaawa tayong patawarin. Nang sa ganun, tayo po ay kanyang papakinggan. Sapagkat kung mayroon tayong kasalanan sa ating puso, kailanman hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo mismo ang nananalangin, ibig sabihin, ibinababa natin ang ating sarili at tayo nagmamakaawa sa Kanya, ibinabalik natin ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Anong sabi pa? Tumawag ka sa Kanya dahil tiyak na ikaw ay sasagutin. Tingnan ang sabi sa ating teksto, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, mga kapatid. Oo, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Sasagutin din ng Panginoon ang panalangin ng mga kapatid natin para sa iyo. Pero napakaligaya po na ikaw mismo ang pinapakinggan at sinasagot ng Panginoon. Mas mahalaga yon na ikaw ay makaranas mismo ng kasagutan ng Diyos dahil alam mong pinatawad ka, ikaw ay may magandang relasyon sa iyo, sa Kanya, at ibinabalik mo ang iyong unang pag-ibig. Tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Kahit tumawag ka dahil tiyak na sasagutin ka. Pangapat, tumawag ka upang matanggap mo mismo ang mga pangako. Ano pong pangako? Jeremiah chapter 3 verse 3, sa huling-huli, sabi doon, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Mayroon tayong mga bagay na hindi nalalaman, mga dakilang bagay na nakalaan para sa atin ng Diyos at makapangyarihang bagay para sa atin. Pero hindi tayo nananalangin, hindi natin natatanggap yun. Iba yung nakakatanggap, yung ating mga kapatid. Eh, mahirap yun, mga kapatid. Natugunan nga yung problema mo, pero hindi mo natanggap ang totoong pagpapalang inilalaan sa iyo ng Panginoon. Matutunan mo siya na lapitan at magpakabawa. Magpakabawa. Kaya nga mga kapatid, sa gabing ito, sa ating pulong panalangin, nawa, huwag natin itong ipasok sa kabilang tenga at palabasin lang natin. Tumigil tayo. Oo, hindi po masama ang humingi ng panalangin sa kapwa. Natutuwa tayo na maraming naliligayahan at nagbibigay galak sa Diyos na tinugon ang iyong panalangin. Pero higit na ikaw dapat, pakinggan mo ito kapatid, matuto kang tumawag sa Diyos, mismong ikaw ang sa sarili, para sa iyong mga anak, para sa iyong mga kamag-anak, para sa iyong mga kaibigan, para sa ibang mga tao. So ano pong tinuturo sa atin dito mga kapatid? Ano pong mga implikasyon? Dalawa lang po. Una, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Pero hanggat hindi ka nagpapakumbaba, hanggat hindi mo pinagsisihan ang iyong kasalanan, kaya ka hindi na nanalangin dahil nahadlangan ka ng iyong kasalanan. Mga kapatid, hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Nangyayari po ang mga bagay na masakit na karanasan natin, o di kaya maliligayang araw natin dahil layunin ng Diyos na marinig mo siya sa kanyang salita nandyan sa iyong puso. Makilala mo siya na Panginoon nandyan sa iyong puso. Matawagan mo siya na Panginoon na siyang sinasabi ng iyong puso. Kaya lumago tayo dyan. At dito natin may kitang kalagahan ng means of grace, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sapagkat lahat ng ito, pag ginawa mo, hindi mo makakalimutan lahat ng mga natutunan mo dahil iyong naisasagawa. Panalangin kapatid ay napakalaki at napakabiyayang pribilehyo na tayong mga anak ng Diyos, nakikipag-usap tayo sa Diyos na makapangyarihan. Soberanong Diyos ang ating kausap. Malaking pribilehyo ito. Bakit ito natin kinatatamaran? Tandaan natin, kasalanan po ang di manalangin at kasalanan din ang pumipigil sa atin sa panalangin. Tandaan natin, pribilehyo ito dahil tayong anak nakikipag-usap sa ating mapagmahal na Ama. Alam nyo, kumisan ang ugali natin tulad ng ugali ko noon sa aking Ama. Nang tingin ko sa Ama ko malupit, nang tingin ng Ama ko ay talagang mahigpit.
Kaya ako mismo ang lumalayo. Ako ang pumipigil ng aming relasyon. Pero nung buksan ng Diyos ang aking puso, nakita ko akong may pagkukulang. Akong walang pagmamahal sa aking ama. At simula noon, ako'y nagpakababa sa kanya at lagi ko siyang kausap. Lagi ko siyang hinahangap, hinahangad at makasama sa buhay ko. Hanggang biniyayaan ko ng Panginoon, yung bagay na hindi ko alam noon, nakita ko na ginawa ito sa aking ama dahil pinanumbalik ko ang relasyon ko sa kanya. Mga kapatid, nais mo bang makita ang dakilang bagay at kapangyarihang bagay sa buhay mo na hindi mo nalalaman? Manalangin ka. Anong dapat gawin sa problema? Manalangin ka. Tumawag ka sa Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Purihin ka sa iyo pong mga salita. Tunay, nang salita ninyo ay ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas upang matuntun namin ang daan ng katuwiran at hindi po ang daan ng kadiliman. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.